Good morning po sa lahat. Magandang araw po. Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw po ng butuhan, maging matalino po tayo at mapagmatsyag. Ayan, bagong balita po. Pangyayari po sa Cotabato, authorized poll watcher ng COMELEC po hindi pinapasok ng ating mga alagad ng batas doon sa mismong lugar kung saan mangyayari ang eleksyon. Task Force Cotabato Headquarters, naging mahigpit po sila doon sa pagpasok ng mga COMELEC barn. Yung pong barn is authorized poll watcher po yan ng COMELEC. Kaya panoorin po natin yung nangyari. Ito pong lahat ng nakapalibot dito actually. Ito, documentation na po dyan. Kami po ay, ako po ay taga BFM. So, ang BFM po, inisyuan po kami ng ID at ng uniform at saka ng appointment letter. Yung BFM po, sir, para po sa inyong kaalaman, hindi po kami, wala po kaming partidong pinapanigan. Hindi po kami pula, hindi rin po kami green. Kami po ay non-partisan. So kami po yung authorized ng COMELEC, eh nakita nyo naman po sa uniforme namin, kami po yung inauthorized ng COMELEC na pwedeng magbantay, magiging watcher ng PCM. So kinakailangan po talaga na merong isang voluntary na membro ng PFM na mag-lookout din sa, ano, sa machine. Ito sir, sino mong nito sir? Meron po kami mga legal counsel, sir, pero yun ang advice ng legal counsel, i-present namin yung appointment sir, letter sa inyo. Para mas makadali tayo, sir. Yung sinasabi mo na head nyo o legal counsel nyo, mag-coordinate dun sa pinakataas namin, task force. Opo. Para ang task force, siya ang mag-utos sa amin kung anong gawin namin. Pero ang utos sa amin ngayon, bawal kami papapasok maliban sa teacher. Walang sibilyan makapapasok. Kahit watcher, wala po. Eh, ang sa amin lang, sir. Hindi, kasi ganito, kasunod lang kami sa utos nila. Hindi kami pwedeng mag-desisyon na lang kami lang. Yun nga rin ang sa amin, sir. Kaya mas maganda, yung head niyo po, usapin nila yung sa task force, yung sa pinakataas namin, para yung kung anong advice sa amin doon, yun ang susundin namin. Kasi kasunod lang kami, sir. Na po. Naintindihan ko naman yan. Oo. Sinasabi ko lang yung side namin. Sir. Baka kasi ang iniisip nyo rin na hindi kayo nagpapapasok ng kahit sino dahil baka ito ay kaalyado nung sa kabila, kaalyado nung kabila. We just aware na gusto lang namin kayo ma-aware din na kami ay hindi kami kasama sa partido. Oh, non-partisan kami. Para fair tayo, sir. Maganda. Sumunod na lang tayo, sir. Hindi kami magpapasok maliban sa teacher. Yun lang po. Sige po, yun talaga yung voto sa amin. Hindi kami maka-division sa amin lang kahit anong papila sa ipakita sa amin. Kung meron na po ba na nandyan sa load chat? Mga teacher lang po. Yung mga trained teacher nung ano, tagabantay ng PCM? Teacher talaga dito ng precinct ito, principal. Sige sir. Oo. Yun na lang sir, kung gusto niyo po na may coordination na maganda yung ano natin, yung pinaka-head niyo o kung yung sino yung pinaka-ano niyo, paano niyo dun sa amin, sa pinakataas sa amin. Kasi nagkasunod lang kami sir, kung anong utos sa amin, yun ang gagawin namin. Kasi hindi na kami, katulad niyan, hindi kami basta-basta na mag-desisyon na kami lang sir. Kasi kami dun yung mapapahamak dun sa taas. Antayin na lang po muna natin yung pagbaba ng machine at kung ano yung mapag-usapan nila doon ng mga legal counsel namin. Kung ano yung advice namin yun, sir. Okay. Sumunod lang kami kung ano. Basta be fair lang tayo, sir, ha? Na kung ano yung order talaga sa inyo. Kasi maliban sa teacher. Mas ma-ano sa amin na side na kami non-partisan kami. Tapos bigla na lang makapasok na side by side na. Kami, wala kami pinapanin. Wala kami pagyalan kung ano yung nila. Basta kami lang din sa amin ng PCM ang inaano namin. Mas maganda kasi, sir, katulad yan, ikaw, utusan ka, ako ang utusan. Mas maganda, yung mga pinaka-head natin, yun sila ang mag-usap. Diba? Para kung anong iutos sa inyo, anong utos sa amin, ano ba? Hindi ka pareha ba? Para walang mahirap na, diba? Sige sir, salamat ha. Sige. Sir, good afternoon sir. Sir.
Sila po pala yung magbabantay ng BCM machine. Authorized sila ng COMELEC na bantayan yung BCM machine para daw sa mas transparency na butuhan, mas malinis na halalan. Kung naalala nyo lang, naging controversial ang mga pangyayari sa COMELEC dahil mayroong mga pro-Lenny doon. Kaya mas maigi sana na wala nang ganyan. Yeah.